Kung gagawin, magbubukas tayo ng ating alkansya. So kung matatandaan nyo, doon sa mga luma akong viewers, yung mga datihan ko pang viewers, nung bumili tayo ng Inmax, ito rin yun. So yung laman niyan, yan yung gagastusin natin para doon sa motor natin na barako. So itataktak na natin kung magkano yan. Okay. Okay. Oops! What's up mga katuwit? Ayan, good morning po sa inyong lahat. Happy Saturday morning. At mayroon tayong gagawin ngayon. So yan. Mayroon tayong gagawin. Magbubukas tayo ng ating alkansya. So kung matatandaan nyo, doon sa mga luma akong viewers, yung mga datihan ko pang viewers, nung bumili tayo ng Inmax, ito rin yun. So after nung nakabili tayo ng Inmax, parang naka 11 plus yata tayo nun, or 15K yung naipon natin dito. So after nung makabili tayo ng Inmax, naisipan ko na mag-ipon ulit. 2 years na to eh, pero hindi ko siya regularly nahulugan pag naisipan lang. Pag may sobra lang na pera, pag yung mayroon tayong labor sa shop, ayan, inaano natin, inihuhulog natin dito. So last December, dapat ito yung idadagdag ko sa pagbili ng kotse natin. So yun nga lang, nagkasya na yung pera natin kaya hindi ko na siya ginalaw. And then meron tayong motor nung unang-unang motor natin last 2007 dito sa Cavite, pinakaunang-unang motor natin. Hinulugan natin yun at nabenta natin sa hipag ko. So ngayon nagsabi sila na, kuya, baka gusto mong bilhin na ulit yung motor kasi bibili kami ng Honda Click. Nihintay-hintay ko, nilalaan ko sana to kasi para hindi naman masayang. O gusto ko rin mabuyback yun dahil nakapangala sa akin yung motor na yun. Yun nga lang, hanggang sa ngayon ay hindi nila ulit ako sinasabihan. Eh wala na, naubos na yung pandagdag natin ng pera para dun sa motor na yun. So naisipan ko na lang na dalhin dito sa Cavite yung luma naming motor na barako na nakatambak lang doon sa Mulanay. So last October ay umuwi ako doon. Binaklas ko na, papaandarin ko na sana. Yun nga lang, hindi ko matanggal yung piston. Kaya naisipan ko, hiniwalay-hiwalay ko na lang siya tapos pinaship ko papunta dito at nandito na. Ayan, papakita ko sa inyo. So bago natin buksan to, pakita ko sa inyo yung mga piyesa. So ito yun, yung dalawang kahon na yan. Tapos dito sa loob, andoon yung isang kahon sa ilalim doon. Tapos ito, ayan yung shock at saka yung manibela. Ano ba laman ito? Ah, kalan yata yan, kalan. Tapos sa likod, nandun yung chassis. Hey there, subscribe to my channel. So and nandito yung chassis sa likod. Ayan. So ito yung chassis, nakakahon pa rin yan. Pinaship ko kasi yan sa van. So shoutout sa nagdala nito, muro lang natin nabayaran. Sulit na rin. Ayan yung chassis, kung makapansin yung chassis, medyo kinalaon niya. Pero siya, wala pa siyang bulok. Hindi pa siya bulok, medyo nagkaroon lang siya ng stain. Tapos yung wiring niya, ito. So ayusin na lang natin yan. Bibili na lang tayo ng bagong harness saka susian. So ngayon ay ito ay bubuksan na natin. So set up muna natin yung camera natin. So yan, bubuksan natin, titingnan natin kung magkano ang laman yan. So yung laman yan, yan yung gagastusin natin para doon sa motor natin na barako. So hindi ko alam kung nasa magkano na ang laman nito ngayon. So bubuksan na natin, tingnan natin kung ano, kung magkano na ang laman nito. Para sa ating bubuing barako, so plano ko lalagyan ko siya ng sidecar. Kasi nga sa pagkuha-kuha ng mga paninda ni Commander, nag-member kasi siya sa mga yung gamit sa bahay, mga planggana,
basta yung mga plastic ware, mga gamit sa bahay ng mga plastic, ayan. Mga Durabox, so may mga nag-order, kung motor lang ang dala natin, ay nahihirapan tayo. So ngayon, ay plano kong buuin na yung ating barako. Kompleto naman yung papel niyan, gagawin ko, bubuin ko muna, tapos i-re-registro ko, tapos saka ko sasabitan ng sidecar, bagong sidecar. So, mag-aasimbol na lang tayo dito ng ano para makatipid. So, ito, hindi ko alam talaga kung magkano ito. Matagal na ito eh, 2 taon na ito eh. Pero hindi nga lang siya regular talaga nahuhulugan. Ngayon, kung pansin mo, hindi naman siya ganun karami. Pero hindi ito barya. May mga lumang barya akong nilagay dyan, yung mga barya na centennial coins. Basta yung mga ganun, yung mga kakaibang barya, yun lang yung nilagay ko. Whoop! Oh, yan na! So, yan na mga kaduit. Ayan na ang ating naipon. So, itataktak na natin kung magkano yan. Okay. Okay. Oops! Tapin natin electric pan. Lilipad. Okay. Okay. Yun oh, may 500 pa oh. Okay, yan na. Okay, wala na. So ngayon, ay bilangin natin kung gaano karami yan. Ayan, yan lahat yung naipon natin mga kaduit. Oh, marami, malamarami pala akong tigbabayintin na naihulog dun oh. Kala ko kunti lang yun. Halos 2 taon ito nung March. Oh, sulit 2 taon. Kasi February natin nabili yung motor natin. So, pagkabili natin mga ilang buwan. Ay, parang June ko yata nag-umpisa ulit to. Sulit 2 taon din yan. May na ngayon eh. So, yan na. So, bilangin muna natin yung mga buo. So, itong mga buo, mga ano to eh. Kinita ko sa kalan yung iba. Tapos, pag may extra tayong pera. Ayan. So, magagastos natin to sa motor. Okay. Tapos, may 500. Iisa yata yung 500 na. Parang madalang yung 500 na. 200. Ilan yun? 600. Tatlong 200. Tapos puro 100 na. Kasi ito lang yung madalas na kayang ihulog eh. 100 eh. Ayan. Subukan natin. Tingnan natin kung makakailan tayo dito. Kung kakasya ito sa tricycle natin. So, ibabayback ko sana yung wave natin. Eh, hindi na nila, hindi na ulit sila nagsabi sa akin. Kaya, ayun na. Hindi na natin mabibili yun kasi may priority na tayo na bago. Which is, yun yung kauna-unahan ko ring motor. Nung, ano pa ako, college pa ako yun eh. Naservice ko pa yun nung college ako. Sa PUP. Tapos, matagal na nagamit namin sa pag-isda. Sa pamasada. Service namin, ayan. So, ito yung pinakamarami ko na ihulog, tigo 100. So, ilang kaya itong tigo 100 nito? So, bibili ako ng bagong rim, harness, susian, ilaw, shock sa unahan, kasi yung shock sa unahan niya, gasgas na, at corroded na. Bibili na lang ako ng 10 buo na bago. So, nag-inquire na kay boss. Nasa 1.5 yata yung wholesale. Mura lang siya. Pag wholesale, nasa 1.5 yata natin makukuha. Nag-inquire na kay boss. Meron doon naman kay boss. Kaya,
ititindig na natin yan. Tapos dalawang cover sa likod, sa gilid pala, nawawala na yung dalawang cover sa gilid. Ang problema ko pa yung tambutso. So sana makita ni na tatay yung tambutso dun kasi hindi siya napasama sa shipping. Kahit yung mismong tip lang, yung likod, kahit yung elbow hindi na kasi may elbow naman na nabibili. Kasi pag nagparehistro, kailangan yun eh. Although, plano kong bilhan siya ng panibagong tambutso, pero sa pagparehistro kasi kailangan yung stock. Kaya dapat makita yun. So, marami-rami yung Tigo 100 natin, oh. Ito kasi yung pag mayroon tayong labor sa shop, hindi ko kasi ginagastos yun eh. Hindi ko kinukuha. Inihuhulog ko dito yun. Tapos yung iba naman na ibibili ko ng piyesa ng motor. Hindi kasi pwedeng kukuha tayo ng kukuha sa shop ng piyesa ng motor. Ang kinukuha ko lang talaga sa shop, parang pinaka-maintenance ko ay langis. Maliban doon, wala na, binabayaran ko na lahat din. Kaya hindi tayo pwedeng bumawas ng bumawas sa shop. Ah, may isang 20 na naligaw. Okay, ito na ang naipon natin na Tigo 100. Ayan. Tapos ito yung Tigo 1,000 at 200, 500. Okay. So mamaya na natin bibilangin yan. Patas-patas na muna natin ng tig sa 10 itong 20. At tigli 5 para 100-100. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. 400 yung tigba 20 natin. Tapos itong tigli 5 piso. Mayroon rin pala ako tigli 5 piso dito. Ah. Alam ko mayroon dito yung sintinyal eh. Inihulog ko siya eh. Ito yata yun, ayan o, oh, ang kakaibang ano. Huwag na natin isama yan. Pampabuinas ko yun eh. Tapos yung barya yun, ito, iba rin to. Parang sentinel coins. Sentinel coin. Ito pa, iba rin to. Oh. Makapansin nyo, iba rin yan. Tsaka ito. Ayan o, oh, yung may araw. So, hindi na rin natin isasama sa bilang yan. Pampabuinas ko lang yan. Ito pa, ayan o. Oh. May mga araw. So, hindi natin isasama yan. Huwag na yan. Ito na lang mga normal na barya. So, maka magkaroon pa ng value sa mga susunod na taon yan. Ito pa o, oh, ayan o. Oh. Ito yung normal na 10 piso, di ba? Yung doble ang tao. Tama ba? Pero meron ako nakita na single ang tao. Yan o. Oh. Huwag na rin natin isama yan. Para meron tayong souvenir ng mga ibang barya. Ito, piso naman o. Oh, iba. Ayan. Iba siya. Huwag na rin natin isama yan. So, ito pa o. Oh, yung 5 piso yata to. Piso ba? Ito ba? Piso. Iba siya, oh. Oh. So, wag na rin yan. Ito, iba rin to. Yung may ano din. Iba naman to, oh. May 50 sa likod. 50. Lahat, hindi, iba pala, oh. Yung, ano, yung mga regular na 10 piso, yung likod niya ay parang bundok. Ito, ang likod niya, mayroong 50 na nakasulat. Yan, 50th anniversary ba yan o ano ba yan? 150 years yata to. Centennial nga yan. Ha? Okay. So, huwag na natin isama yan. Tapos yung tigba 20 natin. Alam ko meron din ditong ibang design. Eh. So, tigba 20 natin. Eh. Tingnan natin kung may makikita tayo. O pareho lang. Pareho lang yata. Okay. So, ito 400. Yung barya natin, 400. Hindi na natin isasama yun.
475 yung barya natin. 475 ayan, 475. So yan mga kadid, 475 pesos nga yung ating mga barya. And then meron tayong apat na 50 at isang 20. So bali 220 pesos yung ating 50 pesos at yung ating isang 20. And then meron tayong 30 pieces na 100. So yan ay 3,000 pesos. Ayan, 30 pieces po yan. Bali 3,000 pesos. Tapos meron tayong tatlong 200 ayan, tatlong 200 pesos at isang 500 pesos. Bali 1,100 pesos yan. Tapos yung ating 1,000 pesos ay siyam na piraso. Ayan, bali 9,000 pesos. And then yung meron pa palang naiwan na isang 20 pesos na nakaipit. So yan. So yan ay hindi naman natin obligasyong maghulog, obligado maghulog. Yan ay kung kailan lang meron tayong available sa bulsa. And then pag kumita ng konti sa shop, nihulog natin 200, 100. Tapos pag mayroong barya na sobra, 10 piso, 20 lang. Pag naalala ko, hulog ako. Parang ano lang ba siya, yung may sipan lang na alkansya, hindi naman talaga siya yung sabihin mo na araw-araw maghuhulog. So ito na nga mga kaduit, bali 13,815 yung nating naipon sa ating alkansya. So tingin ko kulang pa to dahil plan nating bumili pa ng sidecar. So siguro sa motor lang ito mauubos, yung sidecar ay wala pa. So pag-iisipan natin kung paano tayo magkakaroon ng sidecar. So ang iniisip ko ngayon, kung wala tayong makukuha na budget meal na kahit second hand lang, hindi man natin kayanin na magkaroon ng sidecar agad. So makakapaghintay naman tayo kahit sa December na lang siguro pag medyo nakalog-log na tayo. So yun. So ito ay sharing lang, motivation lang sa mga katulad ko na may mga gustong gawin, mga project para kahit paano hindi na tayo bigla-biglang bubunot sa ating mga bulsa. At pag kinailangan natin, meron tayong gagamitin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at panonood sa ating mga video. God bless po sa inyong lahat. Thank you very much. Thank you very much.